and sent him to the elders by the hands of Barnabas and Saul. Chapter 12, now about that time, Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church. And he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of the unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to the four quarters of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church of God unto God for him. And when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and the keepers before the door kept the prison. The angel of the Lord came upon him, and light shined the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, "Arise up quickly," and his chains fell off from off his hands. And the angel said unto him, "Gird thyself, and bind on thy sandals." And so he did. And he said unto him, "Cast thy garments upon thee, and follow me." May sabay po tayo. And he went out and followed him, and wist not that it was true, which was done by the angel, but the vision. Sabay po. When they were past the first and the second, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened them the own accord, and they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. Pray, Panginoon, salamat sa mga salita na dito mo lang muli kami. Kami po ay mag-aral yung salita, Panginoon. Kayo pong mag-ingat sa amin. Yes, let me pray. Amen. Amen. Okay, baka po na po sila sumigaw. Laika. Si Miguel. Si Laika. Si Miguel. O sige, lumabas ka muna. Lumabas ka na. Lumabas ka na. Lumabas ka na. Pakialala yun to sa labas. Pakialala yun, matuto lang. Kasi bawal sumigaw sa church. Kaya sabi lang eh. Paulit-ulit eh. Sige na, sige na. Labas muna, Hans. Okay. Kanina pa sinasabi yan eh. Galit si Pastor. Okay. So, wala tayong Bible. No? So, wala kayong Bible kasi di dinala. Para tayo mag-aaral. Kasi makinig na lang kayo sa akin. Okay. So, tapos tayo last time. Dito ba last week? Sino ang dito last week? Parang dito yung iba eh. Oo, sabi ko man, dami natin, di ba? Dito kayo, di ba? So, ano yung pinag-usapan natin? Ha? Kung ano yung ayaw ng Panginoon. Okay, tama yun. So, sino yung mga nabanggit na mga characters, naalala nyo? Ha? Sino? Characters, mga tao. Naalala nyo pa ba? So, pag Thursday tayo, nasa Book of Acts. So, pag Sunday evening, Revelation. So, sino nga? Si Peter, di ba? Si John. And then, si Cornelius, then nabanggit din si Barnabas saka si Paul. Okay, so medyo natapos na yung kwento kay Peter. Okay. Kilala niyo ba si Peter? Sino si Peter? Ha? Sino si Peter? Si Peter, isa sa mga?
Apostol, di ba? Ilan yung mga apostles? 12, di ba? Originally, tapos pinalitan yung Judas. So, siya yung pinakasikat actually. Kaya kailangan niya dapat. Saan siya sikat? Siya yung nagkalulu sa Panginoon, di ba? Hindi pala nagkalulu. Deny. Ano ba yun? Ano yung pagkakalulu? Parang siya si Judas yun eh. Si nag-deny, ano yung deny? Tinanggi niya. So, o sino naman si Paul? Sino si Paul? Sino si Paul? Sino si Paul? Hana, sino si Paul? Stephen, sino si Paul? O, pakilala niyo sa kayo. Ha? Ha? Si Sam pala, tumatugtog na lang. Magaling ng tumugtog, ng piano. Sam. Samuel. Dr. Brother Clardy. Ano? Sino si Paul? Sino na kilala kay Paul? Si Peter. Sino si Paul? Oh, di ba? Kailan lang pinag-uusapan natin si Paul eh. So siya ay dating ano siya, mataas ang katungkulan niya, siya po ay Pharisee. Dahil niyo yun, pag siya ay Pharisee, siya yung sa mga parang leader sa mga Hudyo. Okay, alam niyo yung ano yung mga Hudyo? Balikan natin lahat. Ano yung Hudyo? Ha? Ano yung Hudyo? Sino yung mga Hudyo? Nakinig kasi kayo para matandaan nyo. Hindi tayo lagi naglalaro dito eh. Sabi ko sa inyo eh. Noong una, okay na kayo, di ba? So, yung pagbabasa nyo, di tinuturo na kayo magbasa. Alam nyo ba, ang dami mo matutunan kahit di ka marunong magbasa? Mas maganda marunong magbasa. Pero pag nakikinig ka lang sa tamang tao, mga magulang nyo, dapat nakikinig kayo, di ba? Ang dami nyo matututunan. Ngayon kasi sabi ko sa inyo, na marunong kayo mag-concentrate. Hindi ko kayo pinapagalitan dahil lang gusto ko. Mayroon dahilan lahat ng ginagawa natin sa church. So, yan. Tandaan nyo lang. Sino yung Peter ulit? Sino yung Pedro? Isa siya mga? Isa siya sa mga? Apostol. Okay? So, 12 yun. Pinaka-prominente doon si Peter. Ano yan? Siya yung pinaka-parang leader niya eh. Halos. Okay? So, si Paul. Sino si Paul? Siya yung dating Pharisee. Leader siya. Sino ano siya mga Hudyo? Ito yung mga lahi ni Jesus. Okay? Parang tayo, mga Pilipino. Okay? Yung mga Hudyo, parang country yan na kasama na rin yung religion nila. Alam yung religion? Yung mga Pilipino. Diba? Pag sinabi Pilipino, anong religion ng Pilipino? Karamihan, hindi lahat. Mga Katoliko. Okay? So, hindi Christian. Okay? So, pero yung iba rin, gano'n, pwedeng loosely, di ba? Loosely. Pag-loose yung pagkaka gamit mo sa salitang Kristiyano, pwede mo sabihin ng mga Pilipino Kristiyano. Pero, actually, Katoliko yung karamihan. Then yung iba, Baptist, yung iba, Muslim, yung iba, ano-ano na, di ba? So, yung mga Hudyo, gano'n, ha, yung buong bayan nila, isang bayan sila, meron silang isang religion lang. Okay, yung iba, karamihan doon, sumasamba rin sa demonyo, di ba? Nung una, takot yan. Okay? So, pag sumusunod sila karamihan sa Diyos, yung mga sumasamba sa demonyo, takot yun. Sa kanila, among them. Pero pag marami na sila, lumalakas yung loob nila, di ba? Yung mga sumasamba sa demonyo ngayon, marami na. So, ganun din yung mga batang makulit, alam nyo ba yun? Pag yung, wala, 100 tayo dito, tapos yung 10 makulit, isang sutsut mo lang, shh! Takot na yun kasi 10 lang sila eh. Eh, paano kung dumadami sila? Ano gagawin nila? Atapang yun. Kaya minsan may sinasampulan, ganun yun, di ba? So, mga anak ko, ilan lang yan? 4 lang yan eh. Pag si kuya, hindi sumusunod,
Napalo si Guyo. Ay, takot na yung apat, di ba? So, ganun yun. So, ganun yung mga Hudyo. Anong nangyari sa kanila? Dumami ng dumami sa kanila yung mga loko-loko. Konti na lang yung natilang matino. So, bandang uli, nireject sila ng Diyos. Diba? Yung buong bansa nila, nireject ng Diyos. So, may, pero may mga natira doon maayos. Okay? Kung dumating si Jesus, may tumanggap ba sa kay Jesus? Meron. Pero, mas marami ba konti? Kunwari, 1,000,000 yung mga Hudyo. Karamihan ba ng Hudyo tumanggap sa kanya o hindi? Hindi, di ba? Kaya nga sa Bible, ito lalo sa Book of Acts, puro sila lagi yung kalaban dito. Ang kalaban ng mga Kristiyano sa Book of Acts, tandaan nyo ito ha, mga Hudyo. Okay, minsan, inaano sila ng mga Romano, pero actually, pinakalaban nila mga Hudyo. Tandaan nyo yung mga bata, pag nakinig nyo Hudyo, hindi magandang bagay yun, okay? Lalo na sa physical Jews. Pero sa spiritual Jews, okay yun. So tayo mga Kristiyano ngayon, yung mga spiritual Jews. Okay, tayo na yung pinili ng Diyos. Amen? So yun yun. Ano, okay na ba si Miguel? Yeah, okay na. Sige, pasokin mo na. Miguel. So yun yung mga Hudyo. And then, ah, saan ba tayo? Tapos, di ba si Paul nga ay binato si Stephen, di ba? Namatay si Stephen. Tapos, anong nangyari? Next. Huwag na kayo tumingin dun. Ako muna, bida, ha? Hindi dahil sa bida. Okay. Kailangan makinig tayo. Dalabas si Kino. Okay. Si Kino sa chat ang gulo eh. Kaya tinanggal ko rin, di ba? Pero pag naging mabait na si Kino, okay na, chat-chat na tayo. So pag sa church chat, lang kalokohan doon, okay? Gusto niya mag-chat kayo kung puro kalokohan kayo, di ba? Hindi mo masama maging bata, naging bata rin kami, di ba? Pero yung kakulitan, nilalagay yan sa lugar. Okay, ano ba yung nasa nabaho yan? Mga Hudyo, and then si Peter, si Paul. So medyo di ba ang ginawa nila last week is pinuntahan sila ni Barnabas sa Antioch, and then nagturo sila ng maraming tao doon. Kaya sinasabi natin, tandaan nyo ito mga bata, yung Antioch, saan una tinawag na Kristiyano yung mga Kristiyano, saan tinawag silang una Kristiyano? Sa Antioch. Tandaan nyo yun, napaka-importanting place yan kahit sa history. Kasi nilagay sila sa Bible eh. Parang sinong kilala niyo yung mga lugar na sikat? Pag pinag-usapan Tokyo, ano yung naisip niyo? Ha? Japan. Tokyo, yung iba ngayon, mga pagkain eh. Pag sinabing ano, New York, ano naisip niyo? Fashion. So ano yun? Napakayaman lugar no. Okay? Pag sinabing alam na lugar ah. Pag sinabing Luneta Park, so Galaan. Pag sinabing ano yung Ginera sa ano? Sa Montalbat. Sa Mindanao. Yeah, Marawi. Pag sinabing Marawi. Pag sinabing Wuhan, ano yun? Oh, COVID yan. Hindi naman natin kilala yung Wuhan dati, di ba? Napakalaking probinsya. Ngayon, alam natin, Wuhan. Meron pang ano dyan, nakalagay sa ampid eh. Wuhan, wash your hands. Ganun eh. So, alam natin yung Wuhan ngayon kasi sumikat sila dahil sa sakit. Yung Pasig dati, saan sumikat yung Pasig? Sa ilog. Eh, yung ano, sorry. Pateros. Balot. Marikina. Tapos. Okay, San Mateo. Parang wala, no? Montalban. Wawa. Saka sa buong Pilipinas, kilala yung Montalban dyan na gano. Bernardo Capio. Tsaka yung... Okay, ba't na wala yung mga tao dito? Wait, isa lang.
Okay, so yung Antioch, saan sila sikat ngayon? Christianity. Okay. So kaya napaganda nito yung Jerusalem, saan sikat? Marami, no? So ngayon, tatlo yung nag-aagawan dyan sa Jerusalem, yung Muslim, yung Katoliko, tsaka yung mga Hudyo. So holy site sa kanila yan. So pag sinabing Barcelona, ha? Alak. Nung panahon namin, sikat yung Barcelona kasi ginanap dyan yung Olympics eh. Bata kami. Ano pa? Pag sinabing... Ayan. So yun lang gusto kong ano, yung mga bata. Kasi sa history, mababasa nyo yung Antioch na yan. Hindi ganun sikat yan sa mundo. Pero sa Christianity, sikat na sikat yan. Ang daming naisulat dyan. Ang daming nagtapat kasi. For example, doon San Mateo, kanina wala kang masabi kundi ano... Bundok. Marami SM eh. Shotgun. Okay. Bakit? Nine waves. Nine waves. Shotgun. Ba't shotgun? Timberland. Timberland. Hindi ko kilala yun. Saka walang kwenta, di ba? Kung ba't mo gusto makilala yung San Mateo dahil sa nagbabike? Pangit yun. So, gusto nyo bang makilala yung San Mateo dahil sa ano? Sa Diadem Baptist Bible Church? Yes. Di ba, yun ang maganda ngayon, yung Tempe. Wala nga nakakalam ng Tempe, pero ngayon, sigat ngayon sa mga Baptist. Yung iba, galit sa kanila, pero iba ay sila yung nakatulong. Yung example nila, yung church nila, naging maganda. Amen? Ngayon, yung mga bata, panay ang ano, hindi tayo magiging successful na church kung panay kayo CR pag-church. Di ba? Uy, sigat ang church na yan, no? Pag nag-service, para i-CR. Hindi maganda, di ba? Pwede kayo mag-CR sa umpisa, di ba? Kanina, agad nyo. Kanina pa kayo dito, eh. Kaya minsan, tinitingnan ko yung CR mo, pero sa CR natin. Kaya, bala ko pang ayusin yung tiles nun. Pag dumating yung aking, ano, yung panlinis ko na CR, lilinis yun. Lagi na kayo sa CR. Gusto nyo? Kaya kayo dito para sa salita ng Diyos, yeah, para matuto kayo. Kaya nakatuto kayo ngayon to eh. Hindi naman tayo laging ano, church, di ba? So yun, doon nakilala yung Antioch. Ano ulit yung Antioch? Lugar na kung saan? Unang tinawag ang mga mananampalataya kay Jesus Christ na Christian. Eh ngayon, Christian. Doon sila unang tinawag. So, ibig sabihin, talagang may impact sila. Itong church sa Antioch, talagang ano sila. Tagasunod sila ng Panginoon talaga. Ginagawa ng Panginoon, ginawa nila. Inaalam nila yung salita ng Diyos. Kaya ang daming ano, doon kumala talaga yung magandang klase ng Christianity. Sa Jerusalem, maganda rin. Kaso, medyo pigil sila doon. Kalaban nila, mga Hudyo eh. Lagi silang pigil na pigil sila doon. So, at saka sinabi din naman ng Panginoon talaga, ano yung sinabi ni Jesus? Darating yung panahon na ipapersecute kayo. Pag sinabi persecute, uusigin. May inuusig na ba sa inyo? Ano yung sinabi inuusig? Ibig sabihin na, uy, huwag ka dito. Parang ganun. Oh, sasapay ka namin. Tatadya ka namin. So, sabi ng Panginoon, pag inuusig na kayo, umalis ka na doon. Doon ka, pumunta sa ibang lugar. Okay? So, ganun sabi sa kanila kasi ang ayaw ng Panginoon na pinipilit natin yung gospel sa mga tao. Andan yan. Kunwari kayo, pipilit ko yung sarili ko sa inyo. Tapos na, huwag ka na pupunta dito sa Bayisapa, ayaw namin sa iyo. Pipilit ko ba yung sarili ko? Hindi, tama, di ba? Kasi mas maganda yung dinadala namin sa inyo, di ba? Salita ng Diyos. So, hindi ko pipilit to. Di ba? So, ganun ang ating prinsipyo dyan. So, kaya napaganda nung place ng Antioch. May picture ko lang. Actually, pag binabasa ko rin, napaganda. Pero yun nga, dahil ang church ay actually mga tao, nung hindi na sumunod yung mga tao sa Diyos, ano na? Wala na yun. So, parang ano din sila, Sardis. Wala pa tayong Sardis, no? Isa church ng Sardis, ganun din. Ang ganda na pangalan nila dati, bandang huli, wala na. So, ganun. Marami din mga churches na ganun ngayon. Nasa history na lang sila. Dati, ang church na yan ay napaganda. Dati yun.
Okay, so naintindihan nyo na? Ano yung place na kung saan una silang tinawag na Christian? Antioch. Antioch ngayon, ginawa nilang pangalan ng Pampulga yan eh. Antioch pala yan. Yeah, so, pangit ano, pero bayaan mo sila kasi loko-loko yan ngayon. Anyway, umpisa tayo din sa verse 27. Okay, so nakita niyo yung picture. Maganda yung ano lang, kalakaran na. Maganda na, malakas siya sa mga Kristiyano sa Antioch. Maganda. So, pero, in these days, came prophets from Jerusalem unto Antioch. So, pumunta rin. So, sino na pumunta sa Antioch? Last week, sino? Barnabas and Paul, di ba? Si Barnabas, hinahanap niya si Paul. Nakita niya, nagtitiro sila doon. Pero ngayon naman, si Agabus naman. Okay, and there stood up one of them named Agabus. Actually, maraming mga prophets, si Agabus lang yung nabanggit na pangalan, which is later nabanggit pa siya. And signified by the Spirit that there should be a great dearth. Ano yung thirst? Sinabing dirt, tagtuyot, di ba? Parang earth, nalagyan ng D. Sinabing dirt, maging kakaroon ng tagtuyot sa lahat ng mundo. May sabihin na parang El Nino lang yan. Which came to pass in the days of Claudius Caesar. Sino yung Claudius Caesar? Sino yung Caesar? May sinabing Caesar, ngayon, pizza na lang yan eh. Hindi, yun po yung mga hindi lang king, yan ay ano yung pinakamataas sa Roman? Emperor. Okay. So, bakit siya binanggit dyan? Parang ano, kunwari, si daddy, magkukwento. Yung panahon ni Marcos, di ba? Ganun lang yun eh. So, hindi mo nasabihin yung year. Pero yung pag nag-uusap tayo, alam na natin yung panahon ni Marcos. Alam mo na yun, 1970 to 1986 yan, di ba? Nabutang ko na yun eh. Nga panahon ni Marcos, ganyan-ganyan, di ba? Kasi sabi dito, nung panahon ni Claudius Caesar, magkakaroon ng tagtuyot. Yun lang sinasabi doon. Amen? Gusto ba magkaroon ng tagtuyot, mga bata, dito, San Mateo? Hirap no. Ngayon sa panahon natin, ang problema natin, COVID, di ba? Pero ganun din yan. Alam niyo yung sanlibutan, dinadaan lang tayo ng Diyos sa mga ganyang problema, pagsubok na medyo malawak. Dati nangyari na rin dyan. Every 100 years nga daw, nangyayari ang mga plagues. Pero ito, mukhang in-invento itong ngayon eh. So, nabuhay naman sila. Pero ang maganda nito, nakita nyo doon, may propeta. So, alam nyo ba yung sa mga lugar, saka sa mga tao na wala silang propeta, walang matapat sa Diyos. Okay? Alam nyo ba yung mga bata? Alam nyo ba yung mga lugar na katulad ng North Korea? Alam nyo ba yun? Hindi nyo pa alam yun eh, no? Alam nyo ba sa North Korea, ang Diyos nila doon, tao? Diyos-Diyosan, okay? Anong kasi yung mga tao to? Kasi walang propeta doon sa kanila eh. Walang lingkod ng Diyos na nagturo sa kanila lang salita ng Diyos. Kasi may mga pumupunta, pinapatay nila. Okay, paano yun? Gusto mo pumunta doon. So, darating yung panahon, mga bata, na pag yung lingkod ng Diyos, tinataboy mo, hindi na pupunta sa'yo. Okay, kahit sa Diyos, ganun din eh. Pastor, nakikita ko dati, binibisita niya yung tao, ayaw sa kanya, ang gagawin niya. Diba? So, ganun tayo din, ganun din tayo. Pag tinanggihan niyo na ako, bumisita ako sa kinahana, ano yun? Nakalimutan ko ito. Bistegville. Dati, oy, basta. Okay. Hindi na ako pupunta doon. Ayaw nyo sa akin, di ba? Ganun lang yun eh. Yun ang sinasabi dito. Maraming ganyan. Kaya huwag nyo itatanggi. Tatanggihin yung likod na Diyos. Amen? Kayo din ang awawa. So dito, at least yung mga propeta, ay mga propeta, yung mga Kristiyano, na-warning yan sila ngayon. So pag alam mo na may darating na lindol, kunwari, hindi na i-predict yan eh, bagyo na lang. Lalo kayo, di ba? Mga tagawaybay sapa.
Isa bumabaha doon, di ba? Gusto mo ba alam mo darating yung bagyo o hindi? Ah, ngayon ano tayo? Gaparty-party tayo. Tapos bibili tayo ng ano, gaparty tayo ganitong araw. Eh kung alam mo may bagyo, gaparty ka ba? Hindi, maghahanda ka na, di ba? Anong handa mo? Pagkain. Ano pa? Yung mga dapat mong ihanda. Tignan niya mga bata. So napakaganda, napaka kailangan natin. May nagsasabi sa atin ng kung ano yung mangyayari, kung kaya, di ba? Ang hirap nung hindi ka handa. Darating yung sanguna. Ngayon, kaya tayo, pag nag-soul winning tayo, ano yung wina-warning natin yung mga tao? Ba't nakasalamin ka na rin pala? Malabo ka rin ba? So, anong ginagawa natin? Bakit tayo nag-soul winning sa labas? Ano yung wina-warning natin yung mga tao, di ba? So, yung mga ayaw, at least, na-warning natin sila. Hindi tumanggap sa Panginoon, na-warning natin sila. Na pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta pag hindi ka naligtas. Diba? So lahat yan, sa lahat ng pinupunta natin, ganun. Wala namang pagkakaiba. Salamat ka doon sumasama sa atin. Kung sumasama kayo sa amin, sinasamahan nyo kami, hindi kayo nang gugulo, ha? Sinasamahan nyo kami mag-soul winning. Nakikinig nyo rin yung sinasabi namin, diba? So mga master nyo yan. So rin sinasabi namin lagi, mamatay ka rin. At ang kabayad ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Diba? So mapalad yung mga tao ngayon na nawawarningan. Okay, especially sa bagay na yan. So sa ibang bagay pa, kunwari, kayo ngayon, nawawarningan kayo. Bakit kayo nawawarningan mga bata? Yung mga wala dito, nawawarningan ba sila? Yung mga in-invite natin, di ba si Geraldine daw, nakausap ko, so pupunta ulit. Salamat, no? Invite nyo rin. Dapat friends kayo lahat, ha? Huwag kayong away-away. Mira kayo. Ha, hindi. Tama yung away-away. So, yan ano nyo, sabi nyo, kinakamusta ka ni Pastor, si Geraldine, si Alex, lagi nyo sabihan. Kasi, ano, pag wala sila dito, may service nga tayo, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, wala naman sila dito, ano mangyari? Hindi sila mawawarningan. Hindi nila alam yung mga darating pa. Katulad nito, sino makakalam na magkakaroon ng, ano, tagtuyot? Eh, sino yung matinong bata, kahit napatalinong bata, malalaman mo ba? Ito si Laika, magaling daw magbasa. Pero kung hindi mo naman nabasa yung dapat mong basahin, malalaman mo ba yung dapat mong malaman? Kung papanoorin mo, puro kung ano man yan. Sa halip na mag-YouTube ka, sige, okay lang. Panoorin mo yung preaching. Diba? Panood mo rin sa mama mo, baka matawa si mama mo. Ito po si Pastor, mayroon kami ano dito. Pinag-aaralan namin yung mangyayari in the future. Hindi pa natin alam, pero alam na namin kasi pinag-aaralan sa Bible, di ba? So, ganun yung napakaganda nung nawawarningan tayo. Maliwala kayo sa, nabanggit ko nga last time, kami ganun sa, alam, mas maganda, alam na namin, wala pang problema, alam na namin. So, tayo ngayon sa weather, ganun. Malayo pa, namumuo pa lang. Okay, mga ulap pa lang yung namumuo. Alam mo na, 2 weeks from now, baka magkaroon ng malakas na bagyo, di ba? So sa buhay nyo, ganun yung mga bata, kaya sabi nyo, ba't pinapagalitan kami dito? Ba't si Pastor, sumisigaw-sigaw pa? Kasi parang makita nyo mga bata, hindi kayo napagbiruan dito, ano? Si Pastor, eh, hindi yan, ano? Okay, gusto ko yung may pinapanood, tapos gusto ko sigaw-sigaw ako, eh. Kung pwede lang, nasa kwarto na lang ako, eh. Pero kasi nga, wala nag-preach misa na maayos, paano yung mga tao? Ginagawang kalokohan yung salita ng Diyos, ginagawang yung church, yung mag-preach. O, ganito mga bata, ganito ang gagawin sa buhay. Ha? Ganyan-ganyan lang yan. Hindi mga preacher talaga. Kausap ako kailan lang eh. Sabi niya, ano mga nangyayari sa church natin, mga preacher natin? Sino-sino na lang. May idea siya. May siya. Kami may idea din ako. Hindi ganun ang church. The church dati may nagbibigay ng direksyon. Amen? Amen. Kaya sabi ako yung mga bata, may bagyong darating sa buhay nyo. Niwala kayo. Kahit itong mga to, mga babae, lahat naman eh. Mga ang madalas sa ito, mga babae, alam nyo yung madalas, nakikita ko sa buhay ko, yung bagyo sa buhay nyo, ano?
Pag-usapan namin kanina ni Brother Clardy. Okay lang naman siguro sa kanya, no? Yung may kilala kami. Nakapag-asawa ng loko-loko. Siguro, pogi dati yun. Ewan ko. Pinaglaban niya pa raw, eh. Ngayon, ilang taon niyang problema. Hanggang ngayon, problema pa rin. Kasi mananampalataya na siya. Inasawa niya, hindi mananampalataya. Tama ba yun? Kung Panginoon mo, Panginoon, si Jesus, tapos aasawahin mo ba, naniniwala kay Muhammad? Ha? Ganun gusto mong asawa? O kaya yung asawa mo, gusto mo, ano? Gusto niya lagi, may alak. Gusto niya, balkada. Gusto niya, mga babae? O paano niyo maiiwasan yun? Ha? Makinig kayo ng counsel ng salita ng Diyos. Alamin nyo, ganun pala yun, ganun pala yun. Kaya sa Diyos, hindi joke time to. Kaya nagagalit ako minsan sa inyo pag hindi kayo naikinig. Ganun yun, hindi lang magagalitin si pastor kahit tanong nyo sa mga, hindi naman magagalitin. Magagalitin lang eh. Hindi naman eh. So ito na, paganda, winaningan sila. Ganun din kayo, inawaningan kayo. Ay, bata pa ako eh. Kailangan, wawaningan pag malaki ka na. Kapag nag-asawa ka na ng mali. Hindi mo sinabi. Kaya sa atin, puro ganun. O mga lalaki naman, nakita nyo na mga babae, ano yung madalas na mali ng mga babae? Nag-asawa ng mali. Lalaki, di ba? So mga lalaki, parang ganun din. Pero actually, medyo ang kiling sa lalaki, ganito. Pag hindi mo napagandaan yung future mo, ibig sabihin, hindi ka nagsipag, hindi ka masyadong matalino kasi, tambay-tambay ka, banjing-banjing ka, alam mo yung banjing-banjing. Alam mo, kailangan mo, paglaki mo, kailangan mo magtabaho. Anong gagawin mo? Pag-aralan mo, pagplanuhin mo na. Ano yung magbibigay sa'yo ng maayos sa tabaho at buhay sa future, mga babae, mga lalaki, mga bata? Anong kailangan mong gawin? Mag-aral lang mabuti. Eh, ang hirap mag-aral. Sige lang. Pero yun, makinig kayo. Ano? Ako, kitang-kita ko yung lahat kasi hindi naikinig eh. Si Pastor, sabi rin ha, hindi ko makakalimutan, sabi ni Pastor ko. Alam, isang tingin ko pa lang sa inyo, alam ko yung pagpapalain sa inyo, tsaka yung hindi. Siguro kasi gano'n, pag nakikita niyo eh. Hindi, nagpokpok mo siya ng pokpok, yung iba hindi nakikinig. Alam nyo na, ito wala itong ano eh. Oo, alam mo yun eh. Hindi nakikinig, hindi malalagi-react, hindi nagbabasa. Ay, late na naman. Yung mga gano'n eh. Hindi ka nakakatulong, nakakasira ka pa. Kaya yan, makinig lang kayo. Maniwala kayo mga bata, ang laki ng pakinabang nyo, bandang uli. Pag hindi kayo nakikinig, pag kahit magbasa kayo ng Bible, yun ang problema lagi ng mga Diyon. Di nakikinig. Ha, nakakasawa. Wala naman sila ibang problema. Kaya kayo, tinutulungan ko kayo, marang makinig. Hindi lang sa boses ko, sa aking tinatopic. Ngayon, kayo na naman iniisip ko sa Sunday. Iniisip ko yung mga atin mga bata, medyo kikiling na naman yung message sa inyo. Ganun yun. Amen? Kaya ang pasalamat kayo sa Diyos, pag winawaningan kayo ng mga, ano ulit yung mga propeta, ito yung mga lingkod ng Diyos, na alam yung salita ng Diyos, tapos pinapangaral ngayon sa inyo. Amen? So, pero pansinin nyo yung sabi nito, signified by the Spirit. So, ibig sabihin nito, may mga bagay na hindi naman ganun kalinaw sa inyo ang sinasabi. Katulad yun, sinasabi ko sa mga babae. Di ba na tayo natapos sa mga lalaki? Tapos mo tayo sa lalaki? So, yun lang, sa trabaho, pag-ayusin yung trabaho nyo, ipagplanuhan nyo. Ha? Pagplanuhan nyo, sabi ni Benz, ano gagawin sa trabaho? Mag-aral. Eh, nakatamad eh. Ganun talaga. Walang pipili sa'yo. Pag tinamad ka, you will suffer the consequences of your sin. So yung katamaran, kasalanan yan eh. Nakakita na ba kayo? Again, hindi ako nalalaki na mga bata. Maganda nga, mga bata pa. Sana hindi pa kayo magiging sa sensitive. Pero, may makikita kang mga ganun tao, hindi alam gagawin bukas, na ano ang gagawin ko? Magkakainin kaya tayo sana. Diba? Sa mag-aaral yung mga bata,
Paano pag nagkasakit, eh, bahala na. Wala, walang paghuhugutan minsan, di ba? Napansin nyo naman siguro yun. Again, hindi lang pera ang sagot sa lahat ng bagay, pero minsan yung pera ginagamit ng Diyos para malaman din niya kung sino yung tawag dito. Kasi yung pera ngayon, di ba, ginagamit yan. Kung hindi, kung walang nakawan, kung walang dayaan, yung pera minsan magandang indication niya ng success ng tao. Okay? Again, hindi lagi, ha. Kasi pwedeng nakaway, pwede man loko. Pero, in general, medyo, ano yan, kasi sa Bible, panay gano'n ng, ano, bless, I will bless you, I will bless you, I will bless you. Tapos pag sinabi, ano yung blessing? Yun, lupa, bahay, di ba? Sa kanila kasi, mga camels, gano'n eh, sheep, di ba? Paulit-ulit yan eh, naisa-isa pa natin yan. Yung Bible quiz natin, mga October na, okay lang. So, gusto nyo bang gawa sa kanila ng Bible quiz? Sino may Old Testament? Wala pa, si Chelsea pa lang. Nasali na kayo ha, sina Pamela. Para manalo naman daw yung ano, young people. Tinatalo kayo ng adult eh. Ah, sige. Eh si Pamela, mukhang ano yun. Okay. Okay, so ganun pa rin yung grouping. So pasalamat tayo sa Panginoon pag tayo inawan niyan. At ang okay, balik tayo sa mga lalaki. So ganun na, magplano kayo, maging masipag. Alamin nyo na kung saan nyo ilalagay yung sarili nyo. Kunwari, mga bata pa kayo. Saan kayo dapat? Mga bata. Lagi. Bukod sa, syempre sa bahay. No? Makinig kayo sa mga gulang nyo. Syempre sa church din. Paglalaban namin, sabihin nyo, bakit may church? Diba? Nag-uusap nga kami ni Bad eh. Why? Wala pa naman kami sa punto na ano. Oh, tuloy pa ba natin ito? Wala naman. Kasi tuloy-tuloy na nga ito. Pero minsan, ayan, bayaran ng pag ng ano, kuryente. Buti nga kayo naka-aircon. Alam nyo ba yung kami? Hindi kami nag-aircon dati. Ang maganda naman yung ano ni Pastor din. Ano? Malaki. Gusto niya. Malawak. Ama rin yun. So, pero lahat yan. Alam nyo ba bata? Alam nyo ba mga bata? Ganon. Yung place natin, binabayaran natin. Aircon, ilaw. Huwag nyo sayangin. Amen? Mga bata, lagi kayo dapat sa church. Welcome kayo dito. Huwag lang kayo magkulit. Pag magkulit, syempre, tsagaan lang yan eh, di ba? Tuturuan kayo. Ay, huwag daw. Sige, natuto na kayo. Okay lang, tuloy tayo ang buhay, di ba? Ganun lang yan. Tsagaan yan. Parang sa pamilya yan eh. Di ba? Yung mga anak natin, palo ngayon, mamaya, okay na naman. Okay, pag maayos yung mga bata, ano, tuloy-tuloy maayos yung pamilya, di ba? Ganun din syempre yung magulang. Obviously, dapat yung magulang pinakamadino. Okay, so yun, yung mga babae, siguraduhin nyo yung mga pangasawa nyo matino. Yung mga lalaki, ganun din. Pero especially, paggandaan nyo, sumunod ka sa Diyos, kilalanin mo ang Diyos, alamin mo yung salita ng Diyos. Pag alam mo yan, wala na, tuloy-tuloy na yan eh. Hindi mo kailangan magkaroon ng kung anong-ano, ay, kailangan makapag-abroad ako. Maganda naman sana yun, pero ako nga, hindi ko ini-endorse yun eh. Kasi yung trabaho na kahit saan, nandyan yan. Yan, mga trabaho ngayon, pumupunta na dito. Okay? So, kailangan mo lang magtapat sa Diyos. Kilalanin mo ang Diyos, tapos sundin mo siya. Amen, mga lalaki? Sino lalaki dito? Ay, bakla dito, hindi kayo pwede dito, ha? Okay, yan ha? Sige na, okay na. Iba na po. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. So, anong nangyari? So, magkakaroon daw ng famine. So, napaganda nito dahil maganda yung sama nila, I believe. No? Maganda yung sama nila. So, kanina, kaya umalis ako, tumanggap ako ng support sa church. So, salamat pa rin sa Mother Church. Alam niyo ba yung support? Pera yun. Ay, maliit lang naman, pero ngayon, lumalaki nga, in-advance pa ni Pastor. Sabi ko kasi, sabi ko, papapalawan pa lang, sabi ko, kunin ko na lang po dyan, kasi alam ko, may bayad pa yung Palawan, di ba? Sayang naman, eh, fellowship na rin. Eh, pinahatid lang kay Brother Clardis, fellowship kami, tagal. Ang gusto sabihin, ayun, so, kaya tayo binibigyan support ni Pastor dito. And marami pang iba. Actually, si Pastor Ray, Pastor sa BMP, meron tayo, tsaka sa
Pastor Mateos. Hindi ko po kilala yung kaibigan lang ni Pastor yun, pero sila ay mamahal sa gawain ng Diyos, kaya sila ay nag-support. Amen? Amen. So, ganun po yun, kasi naniniwala sila, nakaka-encourage sa atin yun. So, kaya naman natin, pero maganda yung medyo may ano, supporta. So, ngayon nakita nyo dito, di ba? Sabi dito, alam nila magkakaroon ng tagtuyot, naisip agad nila yung kapatid. E paano yung mga kapatid natin doon? Lalo sa Judea, alam mo, pinipersecute pa sila. So, sa Antioch, hindi pa masyado yung persecution kasi dami nga nila doon, di ba? Sumisibol yung church doon eh. Dumadami sila. So, naisip nila yung mga kapatid natin. Di ba, ang ganda nung ganun? Pag yung kapatid mo may pangailangan, ay, baka may magawa kami, di ba? So, sa inyo nga, hindi naman tayo, pero iniisip din natin, di ba? Sabihin ko na sa inyo kasi nag-usapan namin ng misis yan. Kasi Brother James nga nagbibigay ng bigas eh. Salamat doon. Pero, sasabi ni misis minsan, baka masobahan naman kasi ang church, hindi naman obligasyon na pakainin kayo sa church, di ba? Kaya lang tayo may pagkain sa lunchtime. Masaya, di ba? Saka fellowship na rin. Saka gusto namin kayo makasama. Amen? Matawa nga kami kay Jassie, tumataba. Ano si Jassie, tumataba. Kaya tumataba. Si Chelsea na lang ulang. Ang bira pala si Jassie. Pag kumain ng kanin, dami, no? Okay lang yun. Bata pa naman eh. So, iniisip namin yun. Amen? Kaya sana, maintindihan nyo din yung dapat nyo maintindihan na may concern sa inyo yung church, hindi lang sa pagkain, pero spiritual. Kaya minsan nagagalit kami, ako especially, na pag ang kulit nyo, dito na nga tayo, service time na nga, magkukulit lang kayo, eh, pangit naman, amen? So yan, so nagpadala sila ng tulong doon, at sabi nito, which also they did and sent into the elders by the hands of Barnabas and Saul. So, again, nabanggit si Barnabas and Saul kasi sila yung para messenger, I believe, pupunta na naman sila, babalik na naman sila doon para magbigay din ng balita. Ano ba nangyari dyan sa Antioch? Diba? So, ganun tayo ngayon kasi mapalad tayo. Isang text mo lang eh. Ano ba nangyari sa inyo dyan? Oh, ito po, text. Ginamusta tayo ng Mother Church last time. Oh, kamusta po yung ano nyo? Anniversary nyo, yan. So, pinadala ko yung mga pagmumukha nyo dun. Okay? Kaya kayo ko lang pinipicturean. Kasi merong, hindi lang tayo ang church, di ba? May nag-pray sa atin na ibang churches. So, pag masaya sila, pag maayos tayo dito. Pag kinuwento ko, kunwari, ay, dati po, may mga umatin dito, mga taga-baybay sapa. Tapos, yung kaso yung lima, makukulit, di na umatin. Nagalit na sa, salita ng Diyos. Malulungkot sila, di ba? Ganun yun eh, ganun lang yun. Kaya yun, lagi mga kwentuhan namin doon, kamusta kayo? Sabi, okay naman po, medyo puno nga lagi. Magsika na nga. Anyway, sabi dito sa 12. Tapos na ba? Okay pa ba kayo? Nagalit pa kayo, Pastor, pag sumisigaw? Hindi naman eh, wala akong gagawin sa inyo kundi sa kabutihan nyo. Amen? Parang magulang nyo na pag nagalit sa inyo, sinagawang kayo, may dahilan nyo, kaya isipin bakit kaya. Malam mo, may ginawa kang mali, di ba? Diba? So yan. Dito na muna tayo. Endless natin yung kakulitan nyo. So ganito lang yung mga bata. Pag ito, si Stephen, makulit din dati yun. Medyo makapag... So lahat naman ng bata, di ba? So si Johan, nakita mo si Johan, nakaupo na lang ngayon. Eh dati, tatayo yan. Oh, gulat ako eh. Mamaya, kinuha So, ganun yun. Tinatrain kayo. Muti nga kayo. Wala yung magulang nyo dito. Pero nakapapaupo kayo na maayos, di ba? So, kaya sabi ko sa inyo, mas gusto ko dito rin yung magulang nyo. Maganda yung natuturo ko kayo, pero mas maganda sila din. Para sabay-sabay na kayo, di ba? Sino pa ba yun na hindi ko nakausap yung magulang nyo dito? Nakausap ko yung magulang mo? Sino yung ate magulang mo? Kapatid ka. Kapatid pala, si ate... Hindi ko pa nakakausap, no? Kanino ba yung tindahan doon? Sa inyo yung... Ang dami nyo doon, no?
Si Christine, nag-ahi din sa akin eh. Facebook friend ko eh. Hindi James, si ano. Sa kabila pa sa may tindahan. Nandun si Christine, nandun si... Tita niya yung nakausap mo. Ay, hindi. Hindi ba yan? Si ano yun? Doon pala si ano? Si... Si Kay. Kaya medyo kawig niya pala si Ate Venus. Hindi pa sila nakakarating dito, no? Kilala si Ate Kay niyo? Diba? Kilala mo si Kay? Kay? Diba? Pama... Yung ninong ng kapatid mo, diba? Kamusta yung mo rin, ha? Ha? Ninang daw siya, di ba? Di ba? Ha? Ninang. Tama. Ah, sabi ko ninang. Ako, nalilito ako yung bibig ko minsan, eh. So, kamusta yun yun? Ikwento nyo yung mga magandang natutunan nyo dito. Ganun lang yan, mga kapatid. Minsan, hindi nyo alam yung peoples nyo. Pero mag-witness lang sa kanya. Maganda po sa ano, inaaral lang yung salita ng Diyos. Ngayon, pag may nang-asal sa inyo, sabihin nyo sa akin. Hindi ko sasapakin, ha? I-address lang natin, okay? Kasi minsan, yung mas delikado yan, eh. Pag inaasal kayo, pag di mo alam i-handle, eh, church, Bible. Sabihin nyo lang sa akin, i-address natin. Hindi yan mahirap. So ako, lumayo sa pang-asal, kaya alam ko lahat yan. Laika, kamusta? Ang sabi ni mother mo? Ate Cheryl? Wala sinasabi? No, tawa siya. Nag-church ka. Nashara na natin ano, yung papa na lang niya. Nashara na natin. Kenneth. Nakakausap namin ang parents mo. Sino doon? Marles. Oh, nakaten na sila dito eh. Siya ba yung ano, naglalabada? O, tama na. Nakikita ko yung ano niya eh. Assemblage niya. Okay, masaya ba mag-aaral ng salita ng Diyos? Ang lalim nun, di ba? Pero medyo pinapababaw ko lang para sa inyo. Ha? Okay, ang gusto ko lang tulong nyo, tulungan nyo ako, ha? Anong gusto kong tulong nyo? Makinig lang kayo. Pigilan nyo yung sarili nyo. Pag gusto kong magkulit. Gusto kong sumigaw, malakas. Gusto kong mag-split dito. Pigilan nyo yung sarili nyo kasi hindi yung time dito, di ba? Gusto kong magsayaw. Wala sayaw dito, dito Pentecostal. Ha? Wala ditong nagtatangs. Ha? Ganun lang, amen? So, mga friends pa rin ba kayo? Minsan nag-aaway kayo, pero dapat friends kayo. Yan ang maganda sa inyo. Mas madadali lang kayo. Yung ibang mga tao na hirapan sa church kasi medyo walang friends. Pero kayo, sama-sama kayo, you know? So, paglaki nyo, alalahanin nyo lang dito kayo tinuruan ng salita ng Diyos. Saan kayo dapat? Diba? Dito. So, yun lang. May question ba kayo? Bata? Ano pag tinatamad ako? Kasi nakikita ko yun, parang tinatamad ko, tinatamad din ako eh. Kasi baka magtama rin. Eh, Thursday, wag na muna mag-church. Nakakatamad eh. Hindi ganun, di ba? Okay, ito, medyo okay na, nakaka-focus na. Si, ano pa, si Kino pa hindi makapag-focus eh. Ano bang ano, may makatiba sa'yo? Focus lang, makinig ka. Hindi ko maintindihan. Hindi mo kailangan makintindihan lahat. Hindi mo maintindihan lahat. Pero yung kaya mo intindihan, amen? Okay, si Laika din. Minsan, magulo utak siguro ito. Bata pa naman eh, di ba? Sige. So, next week kasi, salamat kami. Tapos sa inyo ulit, ha? Amen? Nakako ko dun kay ano eh. Kay, babalikan ko yung tatay niya, no?
ni Jomong. Ewan ko, pag umiinom pa rin siya, hindi ko siya kausapin. Okay. Si Mika, kamusta? Okay, so, kamustahin nyo lang. Ate Alex nyo. Ate Alex. Itinda. So, dinagdag rin sa chat group natin si ano, si Mary Grace. Hindi naman active yun eh. So, pero, kamustahin nyo rin. Amen? Sige, tapusin na natin. Let's pray. Maraming salamat sa yung lesson nakita namin sa Acts 11. Bakit natapos namin, we pray na maintindihan namin lagi ang mga tao na tatapat sa inyo, may na-accomplish na maganda. We pray for these kids na, Panginoon, na sila po'y laki, na may tako sa inyo, na sila po'y magsasaliksik ng yung salita, Panginoon, yung kalooban nyo, ang kanilang hanapin, alamin, ano kayong gusto ng Diyos sa akin. So we pray na ganun po sila, bawat isa sa amin, especially yung mga dati nang umatid, Panginoon, mga members dito na makaalala din po, Lord, sa focus namin ngayon, yung mga bata. So we pray na kaya salamat po, Lord, sa Mother Church, nilang tulong din, Panginoon. We pray sa amin, sila po ilalahan nyo din po, Lord, nilang manambahan, Panginoon. Minsan nakakapag face to face sila, we pray na sila po palain nyo rin at gagabayan sa maraming bagay, Panginoon, ang kaibigan namin churches. Okay, kailangan po masusunod sa mga ministry, Panginoon. Sa mga pamilya din po, Lord, ganun din po sa mga tabaho, deserve niyo ang bawat isa. Okay, malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.